Jerilyn, kumain ka muna bago ka umalis. Tawag ng inay ng dalaga na makapag-ayos na ito. Maagang gumising si Jerilyn nang hindi malate sa trabaho nito. Ayaw niya ring matalakan ng kanilang head manager. Strikto kasi at hindi uso sa boss nila ang excuse. Aligaga at kumuha lang siya ng isang kapirasong sandwich. Nay, ayos na to sa akin! Late po ako eh! Aligaga niyang tugon, tsaka nagmamadaling isinuot ang pares ng kanyang sapatos. Tanging pagtitig na lang ang nagawa ng kanyang ina nang magbeso siya rito at nagpaalam ng umalis. Tinakbo ni Jerilyn ang daan at tsaka nag-abang ng masasakyan. Tinitigan niya ang pambisig relos at pasado alas 6 na iyon kaya muli niyang kinontak ang Grab driver na lagi niyang sinasakyan. Lagpas minuto, pumarada sa tabi niya ang kulay itim na sasakyan. Napahinga at napawi ang kaba niya dahil dumating ito. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan ay hindi siya napatumpik-tumpik pa at kaagad nang sumakay roon. Natigilan at napatitig lang sa mukha niya ang lalaking nakasuot ng tailored navy blue suit and paired with a crisp white shirt and a silk burgundy tie. Napaawang at napatitig siya sa lalaking nakatingin lang din sa kanya ng malamig. Peke ang ngiti niya nang sitahin siya ng driver nito. Sorry, pasensya na. Pahiyang aniya at nang akma siyang lumabas ay kaagad na nagsalita ang lalaking katabi niya. It's okay. Tipid itong sabi at saka sinin niya sa ng driver nito na mag-drive na. Napalunok at hindi umimik si Jerilyn. Para bang nakakatakot makipagtitigan sa lalaking katabi niya dahil napakaseryoso nito. Hindi rin yata uso rito ang ngiti. Miss, saan ka ba naman ihahatid? Usisa ng driver. Nalunok niya ang sariling laway at saka sumagot dito habang nakangiti ng tipid. Sa Monshare Enterprise po, pasensya na talaga. Sa pagmamadali ko, maling sasakyan yung nasakyan ko. Nagiinit ang mukha niyang sabi dahil hindi niya maiwasan ang mahiya ulit. Napangiti sa kanya ang driver habang salubong naman ang kilay ng lalaking katabi niya. Bakit ka pala nagmamadali? Maaga pa naman. Nako, ayaw ko ulit talaga ng head namin. Kasi naman, yung boss namin napaka-istrikto at napakasungit. Dire-diretsong sagot ni Jerilyn. Natawa ang lalaking kausap niya habang nagmamaneho iyon. Ilang taon na bang boss mo? Baka kasi wala yun sa mood kaya laging nagsusungit. Wika ng lalaking nasa tabi niya bagay na ikinailing ng dalaga. Ngumiti siya tsaka nginitian ang lalaking katabi. Si Sir Panot, matanda na siya. Tugon niya. Tawa ng tawa ang lalaking nagmamaneho na tila maluluha iyon. Nagtangis ang panga ng lalaking katabi niya. Sinamaan nito ng tingin ang lalaking driver nang tumingin iyon sa salamin bagay na ikinatiklop kaagad nito. Stop the car, Mateo! Maotoridad na utos ng binata. Nagtataka at napatitig lamang si Jerilyn. Isang malamig na titig ang pinagkaloob sa kanya ng binata. Masama ang tingin nito. Bagay na ikinalunok niya. Miss, bumaba ka na. Narito na tayo. Seryoso ang tinig na wika ng driver. Napangiti at kaagad na umaliwalas ang mukha ni Jerilyn. Buong akala niya ay basta-basta na lang siyang pinalabas. Tatanga-tanga talaga siya. Nilingon niya ang lalaking nakaupo ng prente tsaka ito nginitian. Thank you ulit sir. Magandang araw sa inyo. Pagbati niya. Pero hindi na siya binigyan ng pansin ng lalaki. Nagpakawala siya ng buntong hininga tsaka kinawayan ang papalayong sasakyan. Patakbo siyang pumasok sa kumpanya at tsaka malapad ang ngiti niya nang batiin niya ang gwardya. Tinambakan at nangangalay ang leeg ni Jerilyn. Kinarma na rin yata siya dahil siniraan pa niya ang kanilang boss. Dahil sa mahigit 2 buwan niyang pagtatrabaho sa kumpanya bilang designer ay hindi pa niya talaga nakikita ang kanilang boss. Hindi rin siya mahilig sa party kaya isa iyon sa dahilan kung bakit hindi pa niya nakakasalubong ang kanilang boss. Oh, Jerilyn! Suko na ako! Halos mapuno na tong trash can ko! Bakit wala pa akong matapos-tapos na design? Pangangawa pa ni Anne, co-worker niya. Natawa siya sa pagmumukha ng katrabaho niya tsaka iyon tinapik sa balikat. Iyan lang bang problema mo? Eh samantalang ako, tinambakan ng trabaho. Trabaho ko pa itong magpirma? Halos maiiyak niyang sagot dito. Sa dami niyon, halos hindi pa siya nangangalahati. Sumasakit na rin ang kamay niya. Sabagay, pero pansin mo, parang may galit sa iyo ang boss natin.
Pero in fairness, kahit sino, maglalaway talaga kapag harap siya. Kinutusan niya ang katrabaho sa pinagsasabi nito. Stop it! Kilabutan ka nga! Kahit anong gipit, huwag na huwag mong ibaba ang sarili mo. Halika, lumapit ka at may aaminin ako sa'yo. Tungkol sa boss natin. Aniya at etcheserang sambit niya. Sumunod naman si Anne, tsaka inilapit ang tenga nito. Gangster daw ang boss natin. Matanda na siya at marami siyang mga babae. Wika niya, bagay na ikinalaki ng mga mata ni Anne. Sigurado ka? Pero... Tanging naisambit ni Anne at gumuhit sa mukha nito ang dismayadong mukha. Tumatango tsaka napanguso si Jerilyn. Iyon din kasi ang sinabi ni Ryan, ang kaibigan niya noong magbalak siyang mag-apply sa kumpanya. Kilala niya raw ang nagmamay-ari ng kumpanya. Pareho silang natigilan nang dumating ang kanilang head manager. Seryoso ang mukha at may nakakatakot itong aura. Lagi kasi itong naka-lipstick ng itim at malatigre rin ang pagmumukha nito. Miss Arot and Miss Lopez! Tawag nito sa kanilang dalawa, bagay na ikinatitig nilang dalawa. Ilang beses pa dapat kayong tawaging dalawa? Get outside! Parating na si Mr. President para bisitahin ang department. Aligaga at kaagad na kumilos ang dalawa. Nakatayo ang lahat at nag-abang sa kanilang boss. Kinakabahan, niyuko ni Jerilyn ang kanyang ulo. Wala naman siyang naging kasalanan pero hindi na nawala ang kaba sa kanyang dibdib na kanina pa niya nararamdaman. Dumoble pa nga iyon nang makarinig siya ng mga yapak na paparating. Napasinghap ang lahat ng tuluyan nang naglakad sa hallway ang lalaking seryoso ang mga matang nakatitig. Ramdam niya ang mahinang pagsiko sa kanya ni Anne na parabang may bulate sa tiyan nito at kinikilig pa. Nangiangat niya ang kanyang mukha ay halos lumuwa ang mga mata niya nang makita ang lalaking pamilyar sa kanya ang pagmumukha. Tila isang balding yelo ang binuho sa kanya dahil sa panlalamig ng kanyang mga kamay. Nahigit niya ang kanyang hininga nang tumitig ang lalaking iyon sa kanya ng masama. Good day, Mr. Gustav! Pagbati ng kanilang head manager sa lalaking huminto. Binati nila ang kanilang boss habang siya ay kinain niya ang sinabi niya. Ibang-iba ang na-imagine niya sa totoong mukha ng kanyang boss. Sino sa kanila si Jerilyn Serot, Ms. Aguinaldo? Usisa nito, bagay na lalong nanlaki ang kanyang mga mata nang sambitin nito ang ngalan niya. Nilapit sa kanya ang paningin ng lahat ng may pagtataka at pansin na pansin ang tingin nilang mapanghusga. Maliban kay Anne, nakangiti iyon. Siya si Jerilyn Serot. Tugon ng kanilang head manager. Napalunok siya. Isang pilit ng ngiti ang pinakawala ni Jerilyn. Takot na takot siya at gusto na lamang mag-resign ora mismo. Sumunod ka. Maotoridad na naisambit ng kanilang boss. Nang tumalikod ang kanilang boss at maglakad ito paalis ay halos bumagsak siya mula sa kanyang kinatatayuan. Tinapunan lamang siya ng saglit na tingin ng kanilang head manager tsaka ito nagsalita. Ano bang tinatanga-tanga mo riyan, Jerilyn? Narinig mo bang sinabi ni Mr. Gustav? Sundan mo siya! Mataray nitong sabi tsaka natawa ng bahagya. Good luck! May pananakot ang boses nitong dugtong. Halos mapudpod ang kuko sa kamay ni Jerilyn nang kagat-kagatin niya iyon. Pinaghalong kaba at tensyon ang kanyang nadarama at nang pihitin niya ang seradora ng pinto ay nabakawala siya ng buntong hininga tsaka tuluyang pumasok sa loob. Nadatnan niya sa loob ang lalaking nakadikwatro ng upo. Masama ang titig nito habang nakatingin sa kanya ng diretso. Naroon din sa loob ang driver nito, bagay para mas lalo siyang kabahan. Miss Jerilyn Serot, mahal mong trabaho mo, hindi ba? Nakangising asong tanong ng kanyang boss. Pigil ang hiningang tinanguan nito ng dalaga. Parang ilang sandali ay maiiyak na siya dahil sa kaba at takot na bigla siya nitong patalsikin. Worst, idemanda siya nito dahil sa pambubuli niya. Bago pa man magsalita ulit ay kaagad na siyang yumuko at sinseridad na humingi ng tawad sa kaharap. I apologize, sir. Hindi na po ako magsasabi ng hindi maganda. Pinapangako ko na pagsisilbihan kayo, sir. Please, huwag po ninyo ako patalsikin sa kumpanya. Sorry na talaga. Nangingilid ang luha habang pinagtaop ang kanyang mga palad. Seryoso, nagkasalubong ang kilay ng boss niya. Sumilay sa labi nito ang ngiting aso. Enter the files, Mateo.
Tugon ang boss niya sa lalaking nakatayo. Tumalima iyon tsaka nakangiti sa kanya ng bahagya. Inabot sa kanya ng lalaki ang isang folder. Tinanggap niya iyon nang may pagtataka. "We have the finest materials for our upcoming collection. You are in charge for collecting, Miss Serot." Naiwang nakabuka ang bibig ni Jerile nang sabihin iyon ng kanyang boss. "But sir, okay, I'm up for the challenge. Any specific requirements or theme you have in mind for the fabric?" Usisa niya rito. Tumayo si Mr. Gustav, tsaka ito tumayo sa harapan ng desk nito, sabay cross arms. "High-end fashion meets longevity. Kuhaan mo rin ang kalidad na detalye at presyo." Tumango habang nakatungo si Jerilyn. Nanginginig ang kalamnan niya dahil sa pagtitig sa kanya ng boss niya. Ngumiti iyon sa kanya ng tipid. "But before that, ikuha mo ako ng kape." Maotoridad itong utos. "Black po ba o may halong milk?" Naitanong niya. "Black." Tipid itong tugon bagay na ikinatango-tango ni Jerilyn tsaka ngumiti ng ubod tamis. "With sugar o wala?" Muli niyang tanong bagay na ikinasama ng mukha ng boss niya. Lumawak ang pagngiti niya tsaka nagdesisyon na umalis na lang at baka sipain pa siya nito paalis. Tama, dalawa na lang ang kukunin niya. Isang may asukal at walang asukal. Lumabas siya ng kumpanya at naghanap ng kapeng mabibilhan niya. Tirik na tirik ang araw pero adik sa kape ang boss niya. Tagaktak ang pawis niya. Halos takbuhin ni Jerilyn ang elevator para magmadali. Hingal na rin siya dahil malayo ang pinagbilhan niya ng kape. "Saan ka galing? Kanina pa naghihintay sa'yo si boss." Usisa ni Anne nang makasalubong siya dito. Halos kapusin siya ng hininga at hindi kaagad nakasagot dito. At kalaunan, minitian niya ang kaharap tsaka itinaas ang hawak na 2 cup of coffee. "Bumili ako ng kape ni boss." Sagot niya. Natawa sa kanya ang kaharap at saka tinuro ang corporate coffee na naroon sa bandang gawi nila. Laglag ang panga, halos mangisay sa sama ng pakiramdam si Jerilyn. Gusto na niyang umiyak. Tila nawalan siya ng lakas nang itulak niya ang pintuan ng office ng boss niya. Naroon iyon, inip na inip at masama ang tingin sa kanya. "What took you so long?" Bungad nito sa kanya. Ipinatong niya sa ibabaw ng desk ng boss niya ang bitbit niyang kape. Sinundan niyo ng tingin habang pinipigilan ang tawa nito. Napairap si Jerilyn bagay na ikinatikhim ng lalaking driver ng boss niya. "Sa labas ako bumili. Nawala sa isipan ko na may corporate coffee sa loob." Mahina ang boses na ani ni Jerilyn. "Isang with sugar tsaka isang no sugar black coffee ang binili ko, sir." Pagpatuloy niya. Bagay na ikinatango ng boss niya at sumilay sa gilid ng labi nito ang mapang-asar ng ngisi. "Next time, magtanong ka bago ka kumilos. With sugar black coffee ang gusto ko. And starting today, ikaw na magdadala ng kape ko, Jerilyn." Seryosong tugon ng boss niya bagay na ikinasalubong ng kanyang kilay at saka lumabas ng opisina ng boss niya. Nang gigigil na kinuyumos ni Jerilyn ang sketch niya. Mula pa kasi kanina ay hindi na siya makapag-concentrate pa. Umuwi siya na pagod na pagod. Sumakit ang sentido niya sa dami ng files na kailangan niyang tapusing, pirmahin at aralin. Nagsunod-sunod na kamalasan ang inabot niya sa buong araw. Nakagawa pa siya ng kasalanan at ipinagkalat ang haka-haka na iyon. Bahagya niyang kinutusan ang sarili tsaka sising-sisirin. "Kasi naman, Jerilyn, ang tabi ng dila mo. At bukas, hindi lang pagtitimpla ng kape ang ipapagawa sa'yo." Naiiyak na sabi niya at ginulo ang sariling buhok. Kinabukasan, siniguro na niya na ang grab car ang masasakyan niya. Baka kasi muling susulpot ang sasakyan ng boss niya at worst, baka sagasaan pa siya nito dahil sa mga maling impormasyong ikinalat niya. Suot niya ang white striped trousers and high waist and straight leg black pants na pinaresan niya ng black stilettos. Nakalugay rin ang medyo kulot at hanggang balikat na natural chestnut na buhok niya. Sa aura niyang yon, hindi maikubli ng driver ang paghanga sa kanya. Nginitian lang ito ng dalaga dahil na rin kilala na niya ito. Mabait at mapagkakatiwalaan. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Hindi kasi mawala-wala sa isipan niya ang insidenteng iyon kahapon. Bakit naman siya magagalit? Hindi naman siya totoong panot. Hindi rin siya matanda. In fact, magandang lalaki nga siya pero...
panay-dikta at nag-hysterical na rin ang isipan niya. Maaga pa man pero nakarating na siya sa opisina. Natigilan siya nang makasalubong niya ang kanyang boss at ang driver nito na mas maaga pa yatang dumating kaysa sa kanya. Kaagad siyang huminto at saka bumati rito. "Good morning, Sir Greg." Sambit niya rito. Imbis lingunin siya nito, nagtuloy-tuloy lamang iyon at nilagpasan siya. Napangiwi si Jerilyn at saka naningkit ang kanyang mga mata nang sundan niya nang tingin ang kanyang boss. "Sungit ah, dinatnan yata." Nakangiting pilya niyang naisatinig at saka siya dumiretso sa loob. Hindi pa man siya ganoong katagal mula sa pag-upo ay nag-vibrate ang kanyang cellphone. Kinapa niya iyon sa bulsa ng kanyang suot. Pagtitig niya sa hawak, isang unknown number. Bagay para sumimangot ang mukha niya. Kay aga pa pero kung sino-sino na lang ang tumatawag. Hindi niya iyon pinansin lalo pa at wala rin siya sa kondisyon para sabayan ang trip ng makulit na caller. Nang muli iyong tumunog, nanlaki ang kanyang mga mata nang buksan niya ang mensaheng pinadala nito. Ang boss niya iyon at hinihintay nito ang kape niya. At mariin itong ipinagbili na sa labas siya bibili ng kape nito. Kung hindi, matatanggal siya sa trabaho. Kaagad niyang ibinulsa ang cellphone niya at halos takbuhinan niya ang labas. Hirap pa naman din siya dahil sa suot niyang heels. Napangiwi at ramdam niya ang paghapdi ng sakong niya. Nakasilay sa labi ni Greg ang pilyong ngisi nito matapos niyang utusan si Jerilyn. Bahagyang tumikhim si Mateo tsaka ito lumapit sa kanya. "Mukhang natakot siya sa'yo. Baka mamayaan yan, bigla siyang mag-resign." Anito, nilaro-laro ni Greg sa kamay niya ang hawak ng mechanical pen. Habang seryoso ang mga mata nitong nakatingin sa kaharap. "Sa tingin mo ba, galit pa siya?" Usisan niya rito mula sa kinauupuan. Gustong pagtawanan ni Mateo si Greg. Manhid na yata ito at hindi marunong makiramdam. Nailing at saka sumilay sa labi ng binata ang pagngiti nito. Hindi lagpas minuto, hingal na inilapag ng dalaga sa harapan ni Greg ang kape. Mainit pa iyon at umusok pa. Nagpaalam sa kanya si Mateo at tanging sila na lamang ng dalaga ang nasa loob ng opisina niya. Tinapunan niya ng saglit na tingin ang dalaga. Napangiti siya at kaagad na sumeryoso ang mukha niya nang tumitig ito sa kanya. "Sir, aalis na po ako. Pupuntahan ko na rin ang market mamaya para tingnan kung may mga bagong stock sila sa fabric na hinahanap niyo po." Paalam sa kanya ng dalaga. Bahagya niyang itinigil ang pagharap sa kanyang laptop. Tumikim siya at umayos ng tayo para hindi mahalata ng dalaga na pilit niyang kinakalma ang kanyang sarili. "Pupunta ako sa IGN Marketing. Sumama ka rin at doon ka maghanap ng magandang fabric." Sambit niya at inayos ang collar ng kanyang suot. Nauna siyang humakbang palabas, bagay na ikinasunod ng dalaga. Sumilay kaagad sa labi niya ang tipid ng ngiti. Siya si Greg Gustav, ang acting president ng Monchar Enterprise. Sa katunayan nga, ang lolo ni talaga ang nagmamay-ari ng kumpanyang hawak niya ngayon, ngunit sa kanya ay pinagkatiwala ng lolo niya ang kumpanya. Matanda na kasi ito at mahina na rin, bagay na hindi naman niya tinanggihan ang alok nito. Si Jerilyn, ang dalagang matagal nang nakatakdang pakasalan niya. "Good day, Mr. Gustav!" Pagbati ng babaeng employee kay Greg. Nakasunod lamang sa kanya si Jerilyn bagay para hilahin niya ito at inilapit sa kanya. Nagulat at bahagyang natigilan ang dalaga nang tumitig ito sa kanyang mga mata. Bakit po, sir?" Nauutal nitong naitanong. Tipid ng ngiti lamang ang ibinigay ni Greg at hindi na niya ito pinansin pa. Nagwala sa sobrang kaba ang puso ni Jerilyn. Hindi na rin makapag-concentrate ang isipan niya mula sa pagpipili ng mga tela. Naroon si Greg at mayroong kinakausap na sa pagkakaalam niya ay direktor iyon sa IGN Marketing kung saan sila nagtungo. Kaagad din nagpantig ang tenga niya nang maulinagan ng dalawang empleyado na nag-uusap. Sa lakas niyon, rinig na rinig niya ang pinag-uusapan ng dalawa. "Sayang nga, pero usap-usapan na bakla talaga yung president ng Monshire." Matabil ang dilang ani ng isang babaeng singkit ang mga mata. "Oo nga, balita ko rin. Kaya hindi pa raw yan nag-aasawa ay dahil sa gender niya." Segunda naman ang isa. Napasinghap at natutop ni Jerilyn ang kanyang bibig. Matamang nakikinig lamang siya sa pinagsasabi ng dalawa. Kung totoo nga ay maling eskandalo iyon at dawit na rin ang buong kumpanya.
Kaya palang sungit niya dahil may lahing berde. Kaloka. Sa isip-isip niya at napangiti ng pilya. Kunot noo, kanina pa nahahalata ni Greg ang kakaibang ngiti ni Jerilyn. Nasa loob na sila ng sasakyan nito at napansin niya ang kakaibang pagtitid ng dalaga. Bagay para mas lalo siyang ma-curious. May problema ba, Miss Erot? Naitanong niya rito. Umiling at kaagad na sumagot ang dalaga. Wala. Ano lang, may iniisip lang ako. Lumalim ang gatla sa kanyang noo, tsaka nag-drive na lang. Napahagod siya sa kanyang ibabang labi at panakan na kanya ring tinitingnan ang dalaga mula sa rearview mirror. Paika-ika at kaagad na napangiwi si Jerilyn nang bumaba siya mula sa sasakyan ng boss niya. Inihatid siya nito sa kanila dahil ginabi na siya sa pagsama rito. Ramdam niya ang lalong paghapdi ng sugat sa sakong niya. Naupo siya para hubarin ang suot na heels. Dumugo at nasugatan iyon nang tingnan niya. What happened? Usisa ng boss niya, naroon nakatayo sa tabi niya. Akala niya, umalis na ito. Wala po sir, ano lang... Ay! Nahintong sagot niya nang kaagad na lumuhod sa harapan niya ang boss niya at hinawakan nito ang kanyang paa. May sugat ka. Next time, don't wear like this kind of shoes. Huwag mo na rin ipilit kung hindi naman sakto sa'yo. Seryosong sabi nito, bagay para hindi makaimik si Jerilyn. Kinuha ng binata mula sa bulsa nito ang cellphone nito, tsaka tinawagan ng driver niyang si Mateo. Mas lalo tuloy na pasama ang nasa isipan ni Jerilyn. Curious na curious siya sa relasyon ng dalawa. Baka lovers nga sila. Nasa isipan niya at napakagatlabi. Hindi niya tuloy maiwasang titigan ang gwapong boss niya. At nakapagtataka, bigla itong bumait. Ni hindi nga ito nagalit sa kanya nung nagsabi siya ng hindi maganda tungkol sa pagkatao nito. Bumuntong hininga siya. Sayang lang at hindi pala ito straight. Kung anong iniisip mo, please stop that. Anito, bagay na ikinatigil niya at ngumiti rito ng peke. Gusto niyang ilayo mula rito ang paan niya pero wala yata itong balak na bitawan. Malapit lang dito ang bahay namin, pwede mo na akong iwan. Isa pa, papagalitan ako ni Mama kapag makita niyang may kasama akong iba. May pag-iingat na binitawan ni Greg ang paan niya at tumayo ito. Napakawala muna ito ng buntong hininga tsaka nagsalita. Alright. Hintayin mo lang si Mateo, nagpabili ako ng cream para sa sugat mo. Tanging pagtitig at pagtango lang ang tinugon niya at ilang sandali lang ang itinagal nang pumarada ang isang sasakyan at bumaba roon si Mateo na may bitbit na isang kulay puting supot. Iniabot sa kanya ng binata ang hawak at sinabi nitong laman niyon ang gamot niya. Bago siya tuluyang umuwi sa kanila ay hinintay niyang umalis ang boss niya. Nang umalis ito, nagpasya na rin siyang umuwi. Hindi nawala sa labi ni Jerilyn ang ngiti nang mapansin iyon ng kanyang ina. Hawak ng dalaga ang cream tsaka napakagat labi. May pagtataka man pero natuwa siya dahil sa kabaitan ng boss niya. Jerilyn anak, sana bukas tulungan mo ko sa karinderya. Wala kasi ang tiyang mo. Wika ng inay niya. Tumango siya sa kanyang ina at tamang-tama ay day off naman niya bukas. Nakangiti ka. Ibig bang sabihin niyan, may nagpapangiti na sa'yo? Puna ng inay niya. Nangamatis ang mukha ng dalaga at saka iniwasan niya rin na makipagtitigan sa kanyang inay. Wala po, Nay. Ano lang, masaya ako kasi hindi ako nasibak sa trabaho. Mabuti na lang at sobrang bait ng boss ko. Pagsisinungaling niya bagay para tumaas ang kabilang kilay ng ina niya. Bakit, nakagawa ka ba ng kapalpakan? Usisa nito. Tumango siya tsaka napangiwi si Jerilyn. Mukhang matatalakan siya ng inay niya kapag aminin niya rito ang totoo. Muntik-munti ka na po. Sagot niya rito bagay na ikinawalang imik agad ng inay niya. Nagpakawala ng buntong hininga si Jerilyn at munti ka na rin siyang mabuko ng nanay niya. Ayaw pa naman niyang mag-alala ito. Kinabukasan, preparado at tinutulungan ni Jerilyn ang inay niya. Marami-rami na rin kasi ang customer nila. Kaya kaliwat ka na ng kanilang trabaho. Naroon ang dalawa nilang kapitbahay na nagtatrabaho sa kanilang kainan. Hindi iyon kalakihan, pero dinadayo dahil sa specialties ng ina niya. Nak, lumabas ka muna. Naroon sa labas si Oyo, yung batang kinukwento ko sa'yo. Tinawagan ko siya na narito ka. Kasama ko. Malawak ang ngiting wika ng inay niya. Opo, susunod ako.
nakangiting tugon niya. Si Oyo, ang bata na laging kinikwento ng kanyang ina na napakabait daw at matulungin din dahil sa tuwing wala itong trabaho, lagi itong nagpupunta sa kaina nila para tumulong. Gusto niya rin itong makilala at makita ng personal para pasalamatan din. Oyo, iho, narito na ang anak ko! Pagbibida ng inay niya. Nagtaka at nangunot ang noo ni Jerilyn. Buong akala niya, bata ang sinasabi ng inay niya. Naharangan iyon ng dalawang lalaki kaya hindi niya kaagad nakita ang mukha ni Oyo. Nang sabay-sabay na lumingon sa kanya ang tatlo, pareho silang gulat na gulat. Naroon si Mateo, kasama ang boss niya at isang lalaki na hindi pamilyar sa kanya ang mukha. Ikaw? Naibulalas niya. Napalunok si Greg, maging si Mateo ay napangiti ng pilit tsaka kumamot sa batok nito. Hindi sila nakasuot ng mamahalin. Dahil simple at mukhang galing pa nga sa pakikipagbuno ang mga mukha nito. Magkakilala na kayo? Usisa ng inay niya. Napatitig siya sa inay niya at nalipat kay Greg ang tingin nito. Seryoso itong nakatingin sa kanya. Wari nakuha niya ang gusto nitong iparating. Hindi po, hindi pa. Akala ko kasi na bata pa siya. Amin niya at totoo yun, ang buong akala niya talaga ay bata iyon. Natawa sa sinabi niya ang inay niya. Hinawakan siya nito sa kanya magkabilang balikat tsaka mahinang tinulak at pinaupo sa tabi ni Greg. Tabihan mo si Oyo anak, samahan mo silang kumain. Noong nakaraang araw silang tatlo ang nag-ayos dito sa kisame. Si Oyo din ang nagpalit niyon. Pagbibida pa ng inay niya. Napatikhim, tila ba nahiya sa pagkakataon na iyon si Greg. Habang si Jerilyn naman ay naglo-loading pa ang kanyang isipan. Napahinga ng maluwag si Greg nang tuluyan na silang iwan ng nanay ni Jerilyn. Pansin na pansin niya rin ang pagkatulala ng dalaga bagay para tumikhim siyang muli at bahagya itong inilapit sa kanya. Kumain ka na ba? Sorry, hindi ko kagad nasabi sa'yo na matagal ko nang kilala ang nanay mo. Aniya, bagay na ikinatitig sa kanya ng dalaga. Panay sipol at sikuhan naman ng dalawa nang makita ang ginawa niya. Pinandilatan niya ang mga iyon ng mata tsaka binalaan sa pamamagitan ng pagtitig niya ng masama. Tumigil ang dalawa at pinagpatuloy na lamang ang pagkain. Teka, hindi ko maintindihan. Bakit kayo magkakalala ni inay? Anong koneksyon niyo? Hindi nito napigilang na itanong. Tumitig ng seryoso si Greg. Napakamot siya sa batok tsaka nginitian ng pilit ng ngiti ang dalaga. Hindi niya sinagot ang tanong ni Jerilyn hanggang sa nagpa siya silang umuwi. Inihatid sila ng dalaga sa labas. Nakakunot noo ito at base sa ekspresyon ng mukha ng dalaga ay galit ito at inis na inis sa kanya. Hindi ba masakit ang sugat mo? Usisa niya at halata sa boses niya ang pag-aalala. Sinungitan siya ni Jerilyn at binaliwala ang tanong niya. Salamat sa pagdulong kay inay. Magandang araw sa inyo. Malamig na wika nito tsaka sila tinalikuran kaagad. Napatiklop, wala na siyang nagawa pa kundi pagmasdan ang dalagang palayo sa kanila. Dinig niya rin ang mahinang tawa ni Mateo. Asar na asar siya rito dahil kanina pa siya nito tinutukso. Nako, mukhang nabadshot pa nga. Pang-aasar pa ni Mateo. Binatukan naman ito ni Vince, kaibigan niya. Loko ko talaga, Matt. Hayaan mo na si Greg. Baka mamaya bigla yung umiyak. Sigunda pa ang pang-aasar pa nito. Sinumaan niya lang ng tingin ang dalawa tsaka nito iniwan ang dalawa. Kaya kasi nakilala ni Greg ang inay ni Jerilyn ay dahil sa lolo niya. Dating tauhan ng kanyang lolo ang ama ng dalaga at dahil sa loyalty nito ay inabisuhan siya ng kanyang lolo na bigyan ng proteksyon ang mag-ina. Namatay ang ama ni Jerilyn nang iligtas nito ang buhay ng kanyang lolo at bukal naman sa loob niya na gawin ang gusto nitong ipagawa. Boss, may problema tayo. The Orion Gang is moving in our territory. Bulong ni Vince na makalapit ito sa kanya, hawak-hawak nito ang cellphone nito dahil ibinalita iyon ng kanyang tauhan. Mula sa loob ng sasakyan, tahimik lamang siyang sumagot dito. Handle it discreetly. Yes, boss. Nakanda na kami. Tanging pagtango ang ibinigay niya sa kausap. Nagtangis rin ang bagang niya. Hindi na talaga sila titigilan ng Orion. Naikuyom niya ang kanyang kamao. Saglit ay nagdesisyon siyang dumiretso sa warehouse. Sa isang abandonadong warehouse, nababalot ng dilim ang bodega.
puno din ito ng tensyon. Isang grupo ng mga individual na nakadamit ng itim na kumakatawan sa pamilyang Orion Gang na naroon nakatayo lamang sa isang gilid ng bodega. Sa kabilang panig ay grupo naman ng The Phantom. Parehong armado ang dalawang grupo. Pansin din ang pag-umbok ng jacket ng mga ito at nagpapahiwatig na may nakausling armas. Nakatitig ng matalim si Greg sa head ng Orion Gang. Kalmado siya, subalit ramdam sa boses nito ang bagsik. You've crossed the line this time. Our territories are off limits, and you know it. Ngumisi lamang sa kanya ang lalaki. Tinanggal niyo ng suot na kulay ginto na maskara. And his face shows a mask of arrogance. Greg, baka nakakalimutan mong ang lugar na ito ay pwedeng angkinin ng kahit sino. Dumilim ang anyo at nagkasalubong ang mga kilay ni Greg. His patience wears thin. The tension in the room is palpable. Every member of both groups ready for the storm, about to be unleashed. Ngumisi si Greg. At saka ito natawa na para bang isang kabaliwan ang sinabi ng kaharap nito. Mas lalong namuo ang tensyon sa pagitan nila. Mula sa madilim na paligid ay tanging pundidong lightbulb lamang ang nagbigay liwanag sa pagitan ng mga ito. Kalaunan, isang pagsabog ang gumulat sa grupo nila Greg. Bagay para tumawa ng malakas ang leader ng Orion, kasabay ng pagtago nito. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Lumilipad naman ang mga bala sa ere, nabasag ang mga salamin, lamesa at nagkapirapiraso ang kahoy na naroon. Dumepensa ang panig ni Greg, nakipagpalitan ng mga ito ng putok ng baril. Subalit, hindi nila napaghandaan ang dami ng kalaban. Isang riot ang naganap, dumanak din ang dugo sa lugar na iyon. Ang mga pagsabog ay nagbubunsod sa kaguluhan habang nag-aapoy ang mga Molotov cocktail. Ang nakakabinging tunog ng putok ng baril ay pumupuno sa bodega. Ang amoy ng pulbura ay tumatagos sa hangin habang ang bawat panig ay nawawala ng mga miyembro sa walang humpay na pagsalakay. Naging isang larangan ng digmaan ang loob ng bodega. At ang maindayog na palitan ng putok ay bumubuo ng isang nakamamatay na simponya na pinuno ng mga hiyawan at paminsang-minsang paghihirap na daing ng bawat miyembrong nasasaktan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Greg sa Orisan, ang leader ng Orion na nagtangkang tumakas sa isang back exit. Pinaputokan niya ito, ngunit nakailag ito at mabilis nitong ikinubli ang sarili. Tinugis niya ito, sinundan hanggang sa bigla itong sumulpot sa kung saan. At walang awa siya nitong inundayan ng saksak. Napaungol at napainda sa sakit si Greg habang hawak ang tagiliran na nagtamo ng saksak. Nang akmang sasaksakin na sana siyang muli nito, ay nakailag na siya at isang malakas na sipa ang pinagkaloob niya kay Ori. Dahil sa lakas niyon ay tumilapon si Ori. Kahit na dumugo ang tagiliran ni Greg ay nilapitan niya ang lalaki at muli itong itinulak sa isang matayog na stack ng mga crates. Nagtama ang kanilang mga mata ng lalaki. Kumukulo ang dugong kinwelyuhan nito ni Greg tsaka pinagsasapak sa mukha. Nang hindi ito makontento ay gigil niya itong sinakal. I've told you, one step into my territory, you can't get away alive. He said with gritting his teeth. Walang pag-aatubili ay itinutok ni Greg sa ulo ng lalaki ang nakausling baril sa kanyang tagiliran tsaka ito kinasa at kinalabit ang trigger niyon. Ngunit minabuti niyang patulugin ang nakadwelo. Bumagsak ang katawan ni Ori sa mga crates at nawalan kaagad ito ng malay nang hampasin niya gamit ang baril na hawak. Unti-unting humihina ang putok ng baril. Madilim, nakatayong iginala sa paligid ni Greg ang paningin. Mabigat ang bawat paghinga nito. Tila noon lang siya nahimasmasan para bang gusto niyang magwala sa mga sandaling iyon. Marami rin sa kanyang mga kasamahan ang nagbuwis ng buhay. Ang brutal na katotohanan ng buhay ng isang gangster ay nagpapatunay na mundo ito ng kamatayan. Dalawang araw, hindi nakita ni Jerilyn ang misteryosong boss niya. Magmula nang makita niya ito sa kainan nila ay hindi na niya ito nakita pa. Wala rin ang driver ng binata at ang sabi ng sekretarya ay may importante itong pinuntahan.
Mula sa pagguhit ng panibagong design ay ramdam niya ang mahinang pagsiko sa kanya ni Anne. Nalingon niya ito, bagay para lumapit ito at bumulong sa kanya. Alam mo na pang chismis? Usisa nito sa kanya. Kinunutan niya ng noo ang katrabaho tsaka nagkibit-balikat na sumagot. Wala, at hindi ako interesado. Sure ka? Kahit dawit pati pangalan mo? Muli nitong tanong bagay para matigilan siya. Tignan mo, hindi ba't ikaw yan? Naku sis, malihim ka masyado ha? May relasyon pala kayo, bakit hindi mo sinabi? Inimagine ko pa naman si Mr. Gustav, iyon pala. Malaman ko na fiancé ka niya. Pagnawa pa ni Anne, bagay para matakpan niya ang bibig nito gamit ang palad niya. Pinandilatan niya ito ng mata at wala namang katotohanan sa mga pinagsasabi nito. Nabuwang na! Saan mo naman ako ang impormasyon na yan? Nakasimangot, inilapit sa kanya ni Anne ang cellphone nito at galing iyon sa isang article. Isang paparazzi ang nagsulat ng article na wala namang katotohanan. Paano nangyari to? Hindi ko alam to. Litong-lito niya. Napatitig sa kanya ang kausap na maging ito ay nalito rin kung sino ang paniniwalaan. Naging usap-usapan si Jerilyn sa loob ng kumpanya maging sa ibang departamento. May ibang nagagalit sa kanya at ang iba naman ay natuwa at mayroon namang kumakalat na chismis na kaya raw nangyari iyon ay pinikot niya ang presidente ng Monshire. Hindi niya tuloy maiwasang magdamdam at umiyak dahil sa pasaring na iyon. You put the company in such a hard situation, Miss Serot, at isang tulad mo lang ang sisira sa reputasyon ni Mr. Gustav! Pagtatalak sa kanya ng kanilang head manager. Naiyoko niya ang kanyang ulo tsaka patuloy na pumatak ang kanyang luha. Kahit anong pilit niyang pagpapaliwanag dito ay hindi niyon pinapakinggan. You're fired! The scandal won't be settled until you're still here! Ako nang bahalang magsabi kay Mr. Gustav, kaya mag-resign ka na ngayon din! Muli nitong bulalas nang nakataas din ang boses. Bit-bit ang iba niyang gamit, tahimik rin siyang umalis. At nang ibigay niya ang resignation letter ay kaagad iyong kinuha ng head manager nila. Naiiyak na sinundan siya ni Anne. Yumakap ito sa kanya bagay para yakapin niya ito pabalik. Nanghihina habang nanginginig ang labi niya nang pigilan ang mapahikbi. Tinahak niya ang daan palabas at malungkot na nilingon ang pinagtatrabahuan sa huling pagkakataon. Nakayuko at nag-aabang siya ng masasakyan sa daan. Hanggang sa tumigil sa harapan niya ang pamilyar na sasakyan ng boss niya. Nangilid ang luha. Inangat niya ang kanyang mukha para tingnan ang bumaba mula roon. Napatitig siya rito nang hawakan nito ang kanyang pulsuhan. Bumalik ka sa loob. Dapat nilang malaman ang totoo. Seryosong sabi ni Greg. Pagalit niyang binawi ang kamay at inalayo sa kaharap ang sarili tsaka ito sinamaan ng tingin. Ano pa bang gagawin ko dun? Nag-resign na ako. Tinanggal na ako sa trabaho ko. Dahil yun sa'yo. Singhal niya sa binatang kaharap. Nalaglag ang bit-bit niyang box ng pursahan na hinuli ni Greg ang pulsuhan niya. Kinaladkad siya nito papasok ng kumpanya at nang magpumiglas siya ay huminto ito. Binuhat siya na parang bridal style, bagay para mapasinghap siya at muling nagpupumiglas para ibaba siya ng binata. Stay, baka pareho tayong madapa. Ani ni Greg habang nakangiti sa kanya ng pilyo. Humigpit ang pagkapit niya sa leeg ng binata tsaka itinago ang mukha mula sa hiya niyang nadarama dahil naagaw ang atensyon ng mga naroon ang kanilang ginawa. Nang nasa hallway sila, sinalubong sila at buong pagtataka iyong tumingin. Naramdaman niyang maingat siyang ibinaba ng binata at saka niyon hinuli ang kanyang kamay at pinagsiklop ang kanilang mga daliri. Napatitig siya sa kamay ng binata. Tila ginawa ang kamay ng binata para sa maliit niyang mga daliri. Hindi niya alam pero lihim siyang kinikilig dahil sa ginawa nito. Listen carefully everyone. Lahat kayong nandito. Ang babaeng nasa tabi ko. Siya ang fiancé ko. Right. Tama kayo ng dinig. Fiancé ko si Jerilyn Serot. Now, kung sino ang huhusga sa kanya, you can leave the company right now. Madiin at seryoso ang boses na anunsyo ni Greg. Nanlaki ang bilugang mga mata ni Jerilyn. Nangamatis ang mukha niya at tila may mga kung anong nagkakarerang kabayo sa dibdib niya dahil sa lakas ng tambol niyon. Walang sino man na naroon ang makapagsalita. Lahat ay natameme dahil nang ibaling sa kanya ni Greg
ay ngumiti ito sa kanya ng ubod-tamis na may halong pagmamahal. Sir Greg, hindi naman... Nahintong sabi niya nang mabilis na sinakop ng binata ang labi niya para gawaran iyon ng mariing halik. Yes, my fiancé. Pasensya na kung nahuli ako. Mainasikasa lang. Tawang anito. Lumulutang na sa kawalan ang buong isipan ni Jerilyn. Litong-lito siya. Pinaglolokohan talaga siya ng lalaking ito. Paano siya naging fiancé nito gayong hindi naman sila noon magkakilala? Iyong insidenteng iyon, noon niya lang nakita ang pagmumukha ni Greg. Umigkas ang kamay niya at kaagad na dumapo sa pisngi ng binata ang palad niya. Nangilid ang luha, tinakbo niya ang labas para makalayo sa mga ito. Sinundan siya ni Greg at kaagad siya nitong napigilan. Pagalit niyang winaksi ang braso ng binata at saka ito tinitigan ng masama. Pinagloloko mo ba ako? Alam kong may nagawa kong kasalanan sa iyo pero ang ipahiya ako sa lahat ng tao? Sobra na! Naiyak niyang asik kay Greg na magsandali itong pigilan siya. Di kita niloko, Jerilyn. Sorry, hindi ako marunong pagdating sa pagpapaliwanag ng nararamdaman ko. Lumandas ang luha. Kaagad nang gumawa si Jerilyn. Matagal na kitang kilala. Gusto na kita noon pa man, Jerilyn. Iyong insidenteng nangyari, ako ang nagplano para makita mo ko. Iyak nang iyak si Jerilyn, tila yata na paglaruan ang damdamin niya. Napakabilis pa yata ng mga naganap. Alam ba ito ni inay? Nangingilid ang luhang na itanong niya sa kaharap. Tumango si Greg at kagat ang ibabang labi habang tipid na nakangiti. Oo, alam niya. Kung ayaw mo kong paniwalaan, itanong mo sa kanya. Sasamahan pa kita. Tila umurong ang luha niya dahil sa kabruskuhan ng kaharap. Uminit ang kanyang pisngi. Kaagad niyang hinampas ng kamay si Greg pero umilag iyon. At natamaan ang tagiliran nito bagay para mapangiwi iyon. Umaray at napahawak iyon sa parting bahagi kung saan niya natamaan. Nag-aalala si Jerilyn at mabilis niya itong nilapitan. Anyari sa'yo, ang okay mo ha? Hampas nga lang, grabe ka naman makapag-react. Namutla si Greg at pilit ang ngiti nitong itinugon sa kanya. Ang hindi niya alam, sariwa pa ang sugat ito at dumugo ulit iyon. Pansin ni Jerilyn ang pagputla kaagad ng binata na tila may iniinda itong sakit. Sir Greg! Naitili niya nang muntik itong mabuwal. Mabuti na lamang at maagap niya itong nasalo. Napangiwi, ramdam niya ang bigat ng binata. Patakbong napasugod sa kinaroroonan nila si Mateo at ang isang lalaking nagngangalang Vince. Kaagad nilang inalalayan si Greg at isakay iyon sa sasakyan. Isinama rin siya ng dalawa. Sa isang malapit at pribadong ospital isinugod si Greg. Nalaman ni Jerilyn na tumakas lang pala ang binata para makita siya. Hindi niya mawari ang labis na kaba at pag-aalala mula sa kalagayan ni Greg. Nilaro-laro niya ang kanyang mga kamay dahil na rin sa tensyon. Gusto niyang magtanong kay Mateo pero wala siyang sapat na lakas para magtanong dito. Are you the patient's relatives? Tanong ng doktor nang lumabas iyon mula sa emergency room. Sabay-sabay na tinuro siya ng dalawa. Napaawang ang labi na ituro niya ang sarili. Gumiti sa kanya ang doktor nang makalapit siya rito. I'm pleased to inform you that your loved one is stable and not in a critical condition. The medical team has been providing necessary care. Makakaasa ka na ginagawa namin ang lahat para magamot siya ng maayos. Kung may tanong ka, feel free to ask. Dugtong ng doktor, bagay para mapalunok siya at gumiti rito ng peke. Wala na po, Dok. Salamat nga pala. Pansin niya rin ang pag-iwas ng tingin ni Mateo nang mailipat dito ang paningin niya. Nilapitan niya ito tsaka umarko ang kilay na nagtanong. Ano ba ang totoong nangyari kay Greg? Kay boss pala? Agad niyang tanong. Ha? Ano? Teka lang, Vince! Saan ka pupunta? Sumbit ni Mateo nang tumayo si Vince para iwasan siya. Sasabihin mo ba gusto mo ako magalit? Pagbabanta niya sa pagbabakasakaling makinig ito. Kita niya ang paglunok ni Mateo at napilitan niyong isumbong sa kanya ang totoo. Natutok niya ang bibig. Gulat at halos hindi siya makapaniwala sa inamin ng lalaki. Nasabak pala sa gulo si Greg at sa iyong rayot. Mas lalo siyang nawindang nang malaman ang katotohanan at pagkatao ng binata. Isang leader ito ng gangster.
Don't worry, napakulong na ni Boss ang nakalaban namin. Kaya siya nawala ng 2 araw dahil na-confine siya. Kaso, matigas ang ulo at gusto ka raw niya puntahan. Tila hinaplos na malamig na kamay ang puso ni Jerilyn. Ang salitang nagmula sa bibig ni Mateo ay patunay lang na totoo ang sinabi sa kanya ni Greg. Gabi na makauwi siya sa kanila, nakita niyang nakaabang sa kanya ang inay niya. Pansin sa ina ang kapaguran sa mukha nito. Nilapitan niya ito tsaka yumakap ng mahigpit. Nagpapasalamat siya at may isang ina na kagaya ng inay niya na lumalaban kahit sila lamang 2. Napakabuti pa nito. Love you, Nay. Hayaan mo pong yakapin kita. Wika niya, bagay para matawa ang inay niya at lumapat sa buhok niya ang mainit itong palad. May nagawa ka bang kasalanan, Jerilyn? Usisa ng inay niya. Tiningala niya ito tsaka napanguso. Bahagya rin siyang tumingala sa inay tsaka inalayo ang sarili. Nay, yung Oyo na sinasabi niyo po, bakit po kayo magkakalala? Siya ba? Matagal ko na siyang kilala, Jerilyn. Siya ang apo ng boss ng papa mo. Sagot ng inay niya. Nangilid kaagad ang luha sa mga mata ng dalaga, lalo na nang ilahad ng inay niya ang katotohanan. Ang lolo niya ang may gusto na pakasalan ka, Jerilyn. Alam kong darating ang araw na itatanong mo ito sa akin. Inamin ni Oyo din sa akin na may gusto na rin siya sa'yo. Nangamatis ang mukha niya na kaagad na iniwas ni Jerilyn ang kanyang mukha. Pigil na pigil ang ngiti niya at tuloy, tila may paru-paro sa tiyan niya. Ramdam na rin niya ang kilig. Kinabukasan, maaga niyang binisita si Greg. Nadatnan niya iyong nakaupo at nakasandal sa headboard ng hospital bed. May benda rin ang tagiliran niyon. Isinuot pabalik ni Greg ang damit nito tsaka itong ngumiti sa kanya. Itinabi niya ang dala niyang prutas tsaka tumayo sa tabi nito. Ayos na bang pakaramdam mo? Usisa niya kay Greg. Umiling at tsaka sumilay sa labi ng binata ang ngiti nito. Hinuli nito ang kanyang kamay tsaka inilapit lalo. She gasped and she felt the shiver down to her spine. Ramdam niya ang pagwawala ng puso niya at nagugustuhan niya ang bawat kilos at pinapahiwatig ng binata. Hindi ako kagaya ng iba na may halong kaswitan sa katawan, Jerilyn. This is the real me. Kaya mo ba akong tanggapin? Nagkasalubong ang kilay niya. Gustuhin man niyang magpakipot pa, pero anong saysay niyon kung wala naman siyang makitang rason na tanggihan ang grasya niya? Please, say yes or no. Dugtong ni Greg. Natawa siya tsaka tikom ang bibig habang tumatango. Ewan, pero kilig na kilig siya. Tumindi rin kasi ang kaba sa puso niya nang iupo siya ng binata sa tabi nito habang nakasuporta sa likuran niya ang kamay nito. Greg, wala akong alam tungkol sa'yo pero tinatanggap ko. Kaya, oo. Mahiwagang sagot niya. Umaliwalas kaagad na kumislap ang mga mata ni Greg. You mean? Putol-ani ni Greg nang mabilis niya iyong hinalikan sa labi. Natulala at kaagad na natawa ang binata dahil sa mabilis na halik nito. Napahawak sa sariling pisngi si Jerilyn at tsaka itinago ang mukha sa dibdib ng binata. Huwag mo nga akong tignan ng ganyan. Gosh, kinakabahan ako. Amin niya rito. Mariing pagtawa ni Greg nang mahina ang narinig niya. Tila ine-enjoy pa nito ang naging reaksyon niya. Nang matapos ang amina nilang 2 ay halos ayaw pakawalan ni Greg ang kamay niya. Titig na titig pa nga ito sa kanya na para bang hindi iyon nagsasawa. Hindi niya tuloy mapigilan ang sariling mapangiti ng titigan niya. Abala rin siya mula sa pagbabalat ng oranges. Ikaw ha, masyado ka nang nahuhumaling sa akin. Kulang na yata, tutunawin na ako. Pabirong sabi niya. Sumilay sa labi ni Greg ang ngiti nito, tsaka pinagsiklop ang kanilang kamay. Tinitigan niyon ang daliri niya, tsaka ito dinampian ng halik. Jerilyn, I want to marry you. Will you accept me as your man? Ha? Huh? Bakit ang bilis? Teka! Hindi pa nga ako handa! Natawa si Greg tsaka nito kinain ang inabot niyang orange. Nginuyan niya iyon habang nakangiti sa kanya ng pilyo. Kalaunan din ay na-discharge ang binata. Maayos na ang kalagayan nito at pwede nang lumabas. Sa isang magara at marangyang mansyon siya dinala ni Greg.
Sa pagbukas ng malaking doorway, halos malaglag ang panga niya dahil sa ganda niyon. Nagsiyukuan ang mga katulong nang dumaan si Greg kasama niya. At kaagad na naagaw ang atensyon niya sa matandang nakangiti ng malapad habang nakatayo iyon sa dulo. Si Lolo. Narinig niyang bulong sa kanya ni Greg. Maliksi at bakas man sa mukha ng matanda ang katandaan nito ay hindi iyon nabawasan ang taglay nitong karisma. Masaya ito nang makita siya at bumakas ang sigla sa tinig nito nang maipakilala sa kanya ang sarili. Siya si Don Antonio, ang boss ng ama niya. Naging tapat na tauhan nito ang kanyang ama, kaya ganun sila ka-espesyal pagdating sa pamilya ng mga ito. Mas lalo siyang nawindang nang makita ang inay niya na lumabas mula sa isang pinto habang nakangiti ito sa kanya ng malawak. Isang espesyal rin na salo-salo ang naganap. Kumpleto ang lahat ng kaanak ni Greg, mula sa magulang nito at naroon din si Mateo. Nakangisi iyon sa kanya habang kamot-kamot ang batok nito. Nalaman niyang magkapatid pala ang tatlo at kinunsabo iyon ni Greg. Si Greg ang panganay, pangalawa si Vince at si Mateo ang bunso. Masaya ako na tuluyan na rin natupad ang nais ko bago ako magpaalam sa mundong to. Ang gusto ko ay may kasal kayo ni Greg sa mas madaling panahon, Jerilyn. Napalunok ng laway ang dalaga. Ramdam niya ang paghawak ni Greg sa kamay niya at hinigpitan iyon bago ito ngumiti sa kanya. Hindi niya tuloy maiwasang pamulahan ng mukha kahit gabing-gabi na. Si Greg ang magmamana ng mga ari-arian ko at siya ang susunod sa yapa ko. Kaya sana iha, gabayan mo siya at mananatili ka sa kanyang tabi. Ano man ang pagsubok na dumating sa inyong dalawa. Wikang habilin ng matanda. Nangilid ang luha, pigil ang hitbing na patango sa matanda si Jerilyn. Alam niyang nagsisimula pa lamang ang nararamdaman niya kay Greg, pero tiwala siya na siguridad ang nararamdaman niya. Makakaasa ka, Lolo. Pinapangako ko po na mamahalin ko si Greg ng buong buo. Tatanggapin ko anuman ang pagkataon niya. Naiiyak niyang pangako sa matanda. Tumango-tango at bakas sa mukha ng matanda ang labis na saya. Maging ang pamilya ni Greg ay nasiyahan din sa naging sagot niya. Nang tapunan niya ng tingin si Greg, kita niya ang pangingilid ng luha nito habang nakangiti sa kanya. Sigurado na siya, kahit sa maikling panahon na nakilala niya si Greg, alam niyang ito ang nag-iisang tao na mamahalin niya hanggang sa huli. 2 months. Mas lalong lumalim ang nararamdaman ni Jerilyn kay Greg. Sa simpleng sweet gesture sa kanya ng binata, kilig na siya. Ang mga kilos nito ang nagsasabing mahal na mahal siya. Pero ngayon lang, umalis ito at hindi man lang siya magawang tingnan ni Greg. Nagmadali pa nga iyon. Kinontak niya ang numero ng binata pero hindi iyon sumasagot. Dumagundong sa sobrang kaba ang puso niya. Tila kinakapos siya ng hininga at bigla nabitawan niya ang hawak-hawak na babasaging baso. Ayos ka lang, nak? Ako na riyan, baka mabubog ka. Wika ng inay niya nang akma niyang iyong pulutin. Kasunod niyo ang pagtunog ng kanyang cellphone. Mula sa kabilang linya, umiiyak si Mateo at sinalaysay nito ang nangyari. Nahuli raw ng mga pulis si Greg. Kaagad siyang napatakbo papalabas at huminto sa tapat niya ang sasakyan ni Vince. Nagsabi ito na siya ang maghahatid sa kanya. Sa daan nila naabutan si Greg at ang pulis na pilit itong pinupusasan ang binata. Kaagad siyang bumaba mula sa sasakyan ni Vince nang huminto iyon at hindi kalayuan mula sa kotse ni Greg. Kaagad na pumatak ang luha niya nang sapilitang pinaluhod ang binata. Ano po kasalanan niya? Please, huwag niyo po siyang saktan! Luha ang pagmamakaawa niya sa mga ito. May pasa at sugatan ang gilid ng labi ni Greg nang tingnan niya ito. Ma'am, lumabag si Mr. Gustav. Pinahirapan din kaming habulin siya. Sagot ng pulis na pilit na pinupusasan ang binata. Natutop ni Jerilyn ang labi. Iniharap sa kanya si Greg. Bagay para yakapin niya ito. Hanggang sa napaluhod sa kanyang harapan ng binata at kasunod niyon ang pagsitawanan ng mga pulis. Nagtataka tila umurong ang luha niya nang pagmasdan niya ang mga iyon. Nang ibaling niya ang tingin kay Greg, nakasilay sa labi nito ang pilyong ngisi. Iniangat nito ang plastic na poses tsaka lumuhod sa kanyang harapan.
Gulat siya nang biglang bumukas ang compartment ng likuran ng kotse ni Vince. Nagsilabasan mula roon ang napakaraming balloons. Greg, anong nangyayari? Takang naitanong niya rito. Hinagilap ni Greg ang kamay niya at inilabas nito ang maliit na kulay pulang box. Binuksan niyon at tumambad kay Jerilyn ang infinite ring. Marry me, Jerilyn. This ring symbolizes my love for you. Pag-propose ni Greg. Nagsiunahan sa pagbatak ang luha niya at nawala sa isipan ang takot na bumabalot sa kanya kanina at pinalitan iyon ng tuwa. Tila tumigil ang mundo at tanging pagpintig ng kanyang puso ang namayani. Yes, Greg! Yes! Tangu-tangu niyang naisagot sa binata. You know! Kakaiba ka talaga, Greg! Naibulalas ni Mateo nang mayakap siya ni Greg. Napangiti siya. Kakaiba nga talaga ang trip ni Greg. Akala niya ay totoo na ikukulong na siya ng mga pulis. Engot ka! Pinag-alala mo ko! Nangilid ang luhang asik niya rito tsaka ito kinutusan. Natawa si Greg tsaka siya nito hinalikan sa noo. Palabas lang yun. And I'm sorry. Hindi yun mauulit pa. Tawang sagot ito. Tiningala ito ni Jerilyn tsaka mahinang sinampal ang pisngi ng binatang mahal na mahal niya. Eh kung bugbugin kaya kita, ang dami mong pasakali, papakasal naman ako sa'yo, no? Huwag mo na uulitin tong ginawa mo dahil hindi na ako maniniwala sa'yo. Tumangu-tangu sa kanya si Greg habang nakangiti ito at nakatitig sa kanyang mga mata. Inilapit ito ang mukha at mariin na siniilan ito ng mainit na halik ang labi niya. Nakasuporta kaagad sa likuran niya ang mga braso ni Greg na tila walang kasawaan na inaangkin ang labi niya. Walang mapaglagyan ng tuwa ang puso ni Jerilyn nang magbukas ang malaking pintuan ng simbahan. Hindi niya maiwasang ngumiti habang nangingilid sa kanyang mga mata ang luha dahil sa wakas, kinasal siya sa lalaking hindi niya akalain na mamahalin niya. Kahit ilang beses man siyang ipanganak muli sa mundo, hahanapin at hahanapin niya pa rin si Greg para mahalin at tanggapin ito. Naroon ang co-office mate niyang si Anne at ang nanay niya na pahid ng pahid ng luha nito habang nakangiti sa kanya. Katabi nito ang lolo ni Greg, kapwa masayang nakatingin sa kanila. From the moment our paths converged, my heart knew it had found its home. Today, in front of our dearest, I promise to be your unwavering support, your confidant, and your greatest admirer. I vow to cherish the beauty in every moment and to stand by you with love that deepens with each passing day. She vows to Greg. Tumitig sa kanyang mga mata si Greg habang sumasagot ito. Isinuot sa kanya ni Greg ang singsing at saka buong pagmamahal siya nitong tinitigan. In your presence, I've discovered a love so profound that words often fall short. Today, surrounded by the loved ones we hold dear, I pledge to be your partner in all of life's adventures. I promise to listen with an open heart, to uplift you in times of challenge, and to celebrate every triumph. With you, I found my forever, and I vow to cherish and honor you for all the days of our lives. Napangiti at hindi niya mapigilan ang pagbatak ng kanyang luha habang nakatitig kay Greg. Napakagwapo ng asawa niya. Blessing iyon para sa kanya. By the authority vested in me and in the presence of these witnesses, I am honored to pronounce Jerilyn Serot and Greg Gustav as husband and wife. You may seal your commitment with a kiss. The priest announced. Pansin na pansin kay Greg ang labis na saya nito. Kumikislap ang mga mata nitong tumitig sa kanya. At bahagya siyang napatili at kaagad na kumapit ng mahigpit sa leeg ng asawa niya. Nang kargahin siya nito tsaka nito, siniil ng halik ang labi niya. It was a torrid and passionate kiss. I love you 1,000 times, my wife. Naisatinig ni Greg. She kissed him back and nodded. I love you more and more, mister. Nakangiting pili ang sagot niya. Napuno ng palakpakan ang mga taong naging saksi sa kanilang pag-iisang dibdib. Naging saksi rin ang mga kagrupo ni Greg. Naroon ang mga ito para sa seguridad at proteksyon ng bagong ikinasal. Para kay Jerilyn, kung mahal mo ang isang tao,
Kahit pa man ito ang pinakamasamang tao sa mundo, yayakapin mo ito at tatanggapin ng buo. Dahil may kasiguraduhan na ito ay magbabago ng kusa. Wakas! Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pakikinig sa mga kwento ng Inday Series. At dahil dyan, shout out po sa ating mga avid listeners kagaya nina Rampis Donnelly from Bulusan, Libon, Albay. Hello to Maria Angel Azarte from Korea. Annyeonghaseyo! Hello din to Lorenzo Teresa Janil from Kuwait. Shout out din po to Ramos Riza, Nasdin Daud from Bongbong Ganasi, Maguindanao. At shout out din po sa family Ligaspi ng General Nakar, Quezon Province. Hello din po to Maricel from Cebu City. At shout out din po to Irene Dangarang from UAE. Muli, maraming salamat po sa walang sawan yung pagsuporta. Hanggang sa muli po, ingat!